Good morning. Hello mga boss, meron tayong tanggap ngayon. So exact model niya, POCO X3, also known as AIM2102J20SG. Okay. So yung model niya. So sakit niya talaga ito, sakit ng mga POCO ito. So meron lang akong mga kaklaruhin dito tungkol sa mga na-search ko sa YouTube ng mga solusyon. So di talaga siya yung mga sinasabi nila eh hindi talaga really tawag doon, di talaga na hindi malinaw ng mga solusyon yung kanilang ipinopost kasi maraming factor ito kaya namatay ang unit, mga contributory factor na mga ginagawa ng user kaya namatay yung phone. For example na lang itong yung ano niya, armor case niya. Okay, ito magko-contribute din to para mamatay yung unit kasi yung init na napoproduce ng cellphone is hindi na-absorb ng hangin. So itong ano niya, likuran, once inilagay mo yung cellphone yan, yung init niya nasusuffocate sa loob. Imbis na mag-evaporate siya para makatulong ma-cool down yung unit habang ginagamit, lalo na sa games, naka-data, yung init na po-produce nito ay hindi ma-re-release sa hangin, sa labas. Instead, dahil may casing ka, may armor case ka, ay nasa loob lang siya, umiikot-ikot. So, hindi po nakakatulong ito in terms of para sa init. Ito po ay nagko-contribute para lalong mahihirapan ang phone. So kung madalas mabagsak ito, itong armored case na to ay nakakatulong pag nabagsak. Hindi directly hit yung unit. So malilisin yung pagkabasag o pagka yung impact nung kung malaglag mo. Pero bihira mo lang naman maralaglag to eh. So hindi mo kailangan itong ganito. Okay? So alamin natin kasi hindi siya nag-charge. Hindi siya nag-charge. Ibig sabihin, patay yung phone. Patay yung unit. Ito isa. Yan. Patay yung unit. Okay? Hindi talaga nag-charge. So, inalam ko yung kanyang history. Kung ilang taon na itong phone na to. So, 1 year and 3 months niya nagamit. At ngayon lang ulit namatay. Okay? Swerte niya, umabot ng 1 taon. Yung iba nga dyan, 6 months, patay na yung unit. So, subukan natin itong i-revive. Tingnan natin ang kalagayan ng kanyang phone. Okay? So, first time pa lang ito nabuksan. Ngayon pa lang daw ito mabubuksan, sabi niya. So, kaya buksan natin. Na gamit kayo ng ganito. Okay. Yan. Sundutin natin. Para mabuksan. Gas pa kasi hindi mabuksan. Gamit kayo ng pampalambot. Wala na rin pala ito. 45 yan. Okay. Hmm.
Okay. So itong mga POCO X3 talaga na to, kapag nahihirapan siya, hindi siya hindi na absorb yung init palabas o hindi na re-release yung init palabas, ay naapektuhan ang kanyang system, yung circuit niya. Same lang din sa mga computer, pag sobrang init sa mga laptop, pag yung init talaga, dapat marirelease na yun para tumagal yung buhay ng inyong cellphone. Okay. So mag-focus lang tayo dito sa logic board portion niya. So iangat niyo yung camera, ay hindi. Diinan niyo to, ayun. Okay. Unang-una, tanggalin ang battery. Ingatan ng switch kasi madaling mapunit. Tapos yung dalawang connector. Tapos yung kanyang antenna. Tapos yung mga, huwag na natin tanggalin yung camera. Kung may tornilyo to dito, may tornilyo yan. Yan. Yan, buksan natin. Yan. Okay. Yung lagayan ng SIM card. Yung lagayan ng SIM card, tanggalin natin. Yung camera kasi gumagalaw-galaw, sayang, baka mapunit pa yung flex. Okay, so ang i-reheat natin ay ito. Kita niyo to, itong CPU. Kanyang CPU. So yung init, ilalagay lang natin sa 300 degrees. 300 degrees Celsius. Okay? 300. Yung hangin, minimal lang. Okay. Tapat niya sa CPU, processor. Yung ating seconds lang. Okay. Pwede na yan. So, sa tingin ko, buhay na to. So, ito ipapakita ko. Nakita niyo yung pinaka ano niya. Ito. May aluminum ano dito, parang bronze. Ay ano ba tawag dito? Copper. Ito, tsaka may ano to. Tawag dito yung absorber, heat absorber tawag dito. Kalimutan ko naman. Ganto. Okay. Thermal paste. Yan yung nakita natin dito. So dahil tinanggal natin yung ano dito, ito yung
ito. Itong ano na to, copper na to, silver ang tawag dito, kalimutan sa tawag na to eh. So dahil tinanggal natin, papalitan natin ng thermal paste para maka-absorb yung init. Okay, kasi kung hindi ma-absorb yung init nitong CPU na to, mainit kasi ito pagka nagpa-power on to, power. Lalo na pag ginagamit nyo, may data kayo, tapos yung surrounding nyo, yung environment ng bahay nyo, mainit din. So, nakakadagdag yon. While na ginagamit nyo rin itong phone, ay nagsa-charge kayo. So, contribution din yung charging IC niya. So, lahat ng init niya, nag-ano na siya, sama-sama na. So, sa CPU, ito talaga yung sobrang init. Kaya, need natin ma-absorb yung init niya nang mabilis, at yung init niya dadaloy dito sa itong bakal na to, may bakal. Yan. Yan. Okay. So lalagyan natin ng thermal paste. Huwag nating hayaan na hindi to malagyan. Kasi wala na mag-absorb sa kanya, since sinira na natin yung kanyang ano eh. Sinira na natin itong ano na to, bagay na nakakabit sa kanya kanina. Yan. Okay. Dagdagan pa natin. Ito, hindi alam ng ibang technician to. Kasi basta lang sila pag mag-power lang, okay na. Hindi na nila alam na once na tinanggal nila yung nakakabit na pang-absorb ng init, so nag-power nga sa ngayon, pero tatagal ba? May mga pa itsos pa kayo ng restart, all you want. Talaga namang i-restart all you want ito, hindi naman talaga namamatay ito eh. So gusto, kung gusto niyo ng permanent solution, ayusin nyo yung absorb niya ng init, para once, kung maganda yung absorb ng init niya, mas tatagal kasi tuloy-tuloy yung release ng init. Ayusin natin, kailangan yan. Okay. Dagdagastos nga lang ito, pero mura lang naman tong ano, mura lang naman itong thermal paste na to. At least matagal magamit ng customer. Okay. Yan. Idugtong natin doon sa ano, kasi para may daluyan yung ano, para makadalo yung init, idugtong natin doon sa bakal. Okay. So, okay na yan. Okay.
itong memory, hindi na masyadong uminit at saka may thermal paste pa. Ayan. Naglagan na natin para sumayad dito sa ano, sa frame niya. Yung frame kasi ang nag-absorb talaga ng sobrang init sa kanya. Itong bakal na to, ito frame na to, ito. Yan yung nag-absorb ng init niya. So pangalawa na yung ano, hangin na humahampas sa cellphone ninyo. Additional din yun ng ano, additional din yun ng pagtanggal ng hangin, ano, init. Okay. Symbol na. Tingnan natin kung may, tingnan natin kung nag-charge. Sana charge. Yun. Tama. Power natin. Ay, lagyan muna natin ang tornilyo. Kahit isa lang. Okay. Tatlo. Charge pa ba? Ayan, ito charge. Power natin. Bawal. Bawal pugi dito. Kasi mga gwapo lang ang pupunta rito. Sabi ko bawal pogi dito. Oh, gwapo lang po ito, gwapo. Sing gwapo ko lang. Maganda yan, te, maganda. Oh, maganda yan siya. Okay, may power na. Patayin ulit natin at symbol na natin, okay? Maganda. Maganda yan, te, hindi yan pugi.
Okay, didikitan natin. Silyado ulit. Okay. Ibabalik na natin sa casing niya. Pero mamaya ipapayo natin sa kanya na huwag na gamitin. Kung sa bahay lang siya, huwag na siya gumamit ito kung nakahiga. Okay? Hayaan lang naka-open siya, naglalaro ng ganyan. Habang naglalaro kayo, yung hangin na well, na ano na natatamaan ng electric fan o aircon niyo, at least na absorb siya palabas. Okay? Na-evaporate. Okay. Yan, power. Yan, may power sa ngayon yan. Pero hindi tayo sigurado kung kailan siya tatagal. Let. Kasi depende yan sa gamit at kondisyon ng phone. So kung gusto nyo ng pang matagalan na gamit, kung hindi ulit mamatay ito, so bibilan nyo ng logic board sa service center. Papalitan nila ng logic board niyan. Wala nang reheat pa yan. Okay? So taon ulit nyo yung magagamit. Pero pinapayo ko na hayaan nyo naka-open siya ng ganito. Huwag na kayong gumamit dito. Okay? So, may password. So may password. Hindi natin alam ang password. Hintayin na lang natin ang mayari. Okay?